First of all, let's talk about the history and the roots. Why did the US came to Afghanistan? Well, it happened during the Al-Qaeda attacks to the 9/11 in the US. Ito ang dahilan bakit ang US ay nagpunta sa Afghanistan at nagbigay ito ng training sa mga military doon para makuha nila in return ang Al-Qaeda leader. Dahil doon sa tulong ng Afghanistan ay nakamit naman ng US ang makuha ang Al-Qaeda leader at yun nga ay napatay nila sapagkat noong 9/11, 3,000 Americans died the 9/11. So, ang presidente noon ay si Bush pa, si President Bush ay nag-decide na kailangan may managot sa 9/11 attack sa US. At dahil nga noon, ang Al-Qaeda ay nandoon sa Afghanistan, tinulungan ng Afghanistan na makuha itong Al-Qaeda at nakamit naman ito. Ngunit ang magiging kapalit nito ay ang tulungan ng Afghanistan sa Taliban na mawala na yung pamamahala ng Taliban sa kanila. So, natulungan naman ito ng US at nagampanan naman. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga grupo pa rin tumutulong sa Taliban. Kaya may iba rin like sa mga bundok sa Afghanistan, nandun pa rin yung grupo ng Taliban na mamahala pa rin sa mga, sa indiscreet nga lang. Ngunit last year, sa pamamahala ni which is President Donald Trump last year, ay nagka-negotiate sila at sa Taliban leader na aalis na nga ang Amerika sa Afghanistan at aalisin na nila yung military nila. Dahil sa negosyasyon na to, sinabi ni President Trump na aalis yung Amerika sa Afghanistan kapalit na kailangan ang Taliban ay hindi manginialam sa pamamahala ng gobyerno sapagkat ito ay under the presidential administration. Ito ngang president ngayon ng Afghanistan. Kailangan na walang mangyayaring patayan or walang mangyayaring awayan, walang war na magaganap para umalis ang military US troops sa Afghanistan. First, kailangan patuloy na mamumuno ang presidente ng Afghanistan kasama ng mga militar na mga Afghan. Pangalawa, yung military is patuloy ang pamumuno nito. At pangatlo, na walang mangyayaring war. Walang gagawing attack, walang mangyayari. So ito ay napagkasunduan ng former President Trump dito sa Taliban. So ngayon nga, dahil si President Joe Biden na nga ngayon, totoo naman na kailangan talagang umalis ng US military sapagkat ito yung napagkasunduan ng former president last year dito sa Taliban. Kaya lang, taliwas ito sa nangyayari ngayon. Paalis na nga yung US military, pero anong ginagawa ng mga Taliban? May mga patayan dito, patayan doon. Pagkos pinapahintulutan ng mga Taliban na umalis itong mga foreigners sa Afghanistan, which is good. Kaya lang, ngayon, ang kapwa nila Afghanistan are afraid to this Taliban's group because they know from the past their capability of taking over your human rights. Lalo na sa mga kababaihan na walang karapatang mag-aral, bago magdesisyon is nandun muna yung pahintulot ng lalaki sa bahay nila, or walang karapatang magsalita, kailangan sarado ka at hindi ka pwedeng magsalita talaga, which is very wrong naman as a woman, right?
Anong kaibahan sa babae at sa lalaki? Bakit ang lalaki ay may ganitong standard samantalang ang babae is hanggang dito ka lamang? Bakit ganun yung mangyayari? So ito po ang kinatatakutan ng nakakarami, lalo na kapag ikaw walang freedom of, there's no freedom of speech. As a journalist, you can't even say against, or you can't even say something, because it is against to the rules of this organization, to this Taliban. Hindi po dahil wala nang pakialam ang Amerika sa Afghanistan, kaya sila umalis. Ngunit ito po ay napagkasunduan last year na kailangan na talagang umalis ng Amerika sa Afghanistan dahil nga the Taliban were started to take over each cities of Afghanistan, which ended up a turmoil. So ito po ang dahilan, kung hindi po dahil wala nang pakialam ang bansang Estados Unidos sa Afghanistan, kundi talaga lamang na sinunod nila ang kanilang napagkasunduan. Kaya nga lang, taliwas ang nangyayari. Dapat sana is paalis na nga ang US military, ang lahat ng American sa Afghanistan. Andito gumanap at yung take over ng Taliban sa bansa is nagiging marahas. Kaya ito po ang nangyayari ngayon. So, anong mangyayari kapag ang Taliban na nga ang siyang mamamahala sa bansang Afghanistan? Ngayon, ang mangyayari ay ang mga kinatatakutan ng karamihan, lalo na sa mga kababaihan na mawawala na nga yung kanilang karapatan na humindi at magsalita sa bansa nila. Mawawala na yung karapatan ng mga bata na makapag-aral hanggang sa gusto nila, sapagkat nakasaad sa Taliban na kapag ang batang babae ay umabot ng 8 taong gulang ay hihinto na ito sa pag-aaral, sapagkat na-attain na niya ang, kumbaga, college, you have to stop, it's done. Pero dito sa bansang Afghanistan, sa pamamahala ng Taliban, ang batang babae na nasa edad ng 8 taong gulang ay dapat nang huminto sa pag-aaral. So anong mangyayari ng batang yun? It's just paslit pa, di ba? It's just a kid. So anong mangyayari sa batang yun? Ipapakasal sa 2 times 3 sa edad ng batang yun? Ganun ba ang mangyayari? Ganun ba ang gusto natin? Of course not, right? So, andun yung fear ng magulang na why? Bakit kailangan magpakasal ang aking 8 taong gulang sa ibang tao, magpakasal agad? It's just a baby, it's just a kid na dapat naglalaro pa lamang dyan sa labas. Nag-aaral, nagahawak ng libro, nagsusulat. Bakit kailangan ipapakasal? Ba't may ganun? Diba? So yun po yung kinatatakutan ng mga magulang doon. Kasi ngayong under sila nung wala yung Taliban for 20 years, yung mga bata is nakapag-aral pa eh. Kaya nga may mga universities doon eh. Pero what happened ngayon? Ngayong magiging under the hand and under the regulations and ruled by this Taliban, what happened? Mawawala na yung rights na yun? Dahil nga 8 taong gulang na yung anak kong babae is tapos na, yun na, ganun lang, ganun na. Hindi na mag-aaral, either nasa bahay na lang, hahanapan na ng forced marriage or fixed marriage, ganun yung mangyayari. Ganun bang gusto natin? Hindi, di ba? So, napaka-unfair kung ganun yung magaganap po. Yun po ang mga posibleng magaganap. Dahil nangyari na nga ito before, bago dumating ang Amerika sa Afghanistan. Ito yung pinakaayaw or ayaw nang maganap muli. Sinasabi ng Taliban na pagbibigyan nila at nakikipag-negotiate sila na wag mag-alala ang citizen ng ang Afghanistan, sapagkat
i-implement nila ang tamang edukasyon at ang equal rights sa babae at saka sa mga bata at doon sa mga lalaki. Pero ito nga, nangangamba ang mga tao doon na baka hindi yun ang gagawin, na kapag tuluyan na talagang mawala or at the end of this month, August 31st, no, ay ang lahat ng mga Americans ay dapat ay wala na. Totaligan sa Afghanistan. So kung mawawala na nga yun lahat, what will happen? So yun yung pong kinatatakutan ng sambayanan doon. Kung tuluyan nang mawawala ang mga foreigners doon, anong mangyayari? Sapagkat wala nang ganap, haka-haka is baka tuluyan na ngang mawala yung internet, yung cellphone, wala na lahat. So anong mayayaring sa bansang yon? Sila lang yung nakakaalam na nandoon sa loob ng bansang yon. So yun po ang kinatatakutan ng marami. Dahil na ngang walang connection outside the Afghanistan, is doon ang mangyayaring pwedeng ngang mawala yung karapatan ng bawat isa. Kasi walang magsusumbong, walang makakaalam, kahit na yung NATO ata is hindi alam. Pero sana lang wag mangyari talaga na ganun. Sana lang, kasi hindi natin alam eh, hindi pa natin alam. Ayokong magsalita na yon yung mangyayari. But dahil nga nangyari na ito before, na siyang kinatatakutan ng taga doon, kaya you cannot blame the citizens na ganito yung isipin. Naranasan na nila eh, at yun ang ayaw nilang maranasan ulit. Ang nakakatawa nga din is sarili nilang presidente is umalis eh, na dapat sana siyang unang mag-shield sa bansa nila eh, na siyang unang mag-workout. Pero anong nangyari? 1 week pa lang yung evacuation is evacuate na siya agad. So how much more yung mga tao doon? Presidente nga nila, sarili ng presidente is lumayas agad eh. How much more yung taong like katulad ko? Natural, matatakot din ako, diba? Sarili ko ng presidente umalis eh. The most powerful man in my country umalis. Natakot? Ako pa kaya na isang dihamak na simpleng mamamayan lamang ay hindi matakot? Natural, diba? Buti nga yung presidente may perang dala eh. May baon palabas ng bansa. Samantalang ako, ni kusing, sakto lang. Kaya nandun yung haka-haka at nandun yung takot. Kasi sarili ko ang presidente, umalis agad. Na yun sana pinaka-last man na mag-stand out to defend our country. Pero wala. Dahil nga umalis siya, umalis na din yung mga militar ng Afghanistan. Why they have to sacrifice themselves if their own president is also gone? Lumayas. Bakit pa magsisakripisyo ang isang katulad kong army kung ang presidente ko man ay umalis agad? Diba? Wala na kaming leader na susundin. The leadership is gone. The leadership is sink. Drowned. It's not even drowning. It's totally dead. It's like a dead fish. Anong mangyayari? Wala. So, that's all for today and see you again on my next vlog. Bye! Legal Matters with Yen. Sign out. Stay safe!